Manila. Ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa burol ng pinatay na OFW. Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang burol ni Julibi Ranara, ang OFW na inabuso at pinatay pa sa Kuwait. Live mula sa Las Piñas, nagpapatrol si Ana Zerezo. Ana, ano kaya ang napag-usapan ng Pangulong Bongbong at ng pamilya Ranara? Kabayan, pribado ang naging pag-uusap ng Pangulo at ng pamilya ni Julibi Ranara. Pero hindi ito binuksan sa media, kabayan, pero pagkatapos ng kanyang dalaw, ay binahagi ng Pangulo ang ilang detalye. Tiniyak ni Pangulong Marcos na hindi nila pababayaan ang naulilang pamilya ni Ranara. Ayon sa Pangulo, inaayos na nila ang scholarship ng apat na anak ni Ranara at ang tulong pinansyal na maaaring maipaabot ng gobyerno. Sinabi na rin ng Pangulong Marcos na pag-aaralan nila ang bilateral agreement sa Kuwait para masigurong hindi mauulit ang kalunos-lunos na nangyari kay Ranara. Ang pangako ko sa kanila, kaya naman nagsakripisyo ang anak nila na magtrabaho sa abroad ay dahil may mga pangarap siya para sa kanyang pamilya. Kaya sinabi ko, nawala na yung anak ninyo. Kami na lang ang tutupad ng pangarap ninyo. So, lahat ng assistance. We are also scheduling bilateral meetings with Kuwait to look at the agreement that we have, to see if there are any weaknesses in the agreement that allowed this to happen, and to make sure that those weaknesses are remedied so that the agreement is stronger and will be more supportive of our workers, and furthermore that we hope this will never happen again. Kabayan, kasama bumusita ng Pangulo kanina ang DMW Secretary na si Susan Ople, Senator Mark Villar at DFA Undersecretary for Migrant Affairs na si Eduardo De Vega. Patuloy naman ang pakiusap at ang apela ng pamilya ni Julibi Ranara na panatiliin privado ang kanilang oras ng pagluluksa. Kabayan? Maraming salamat, Ana Zerezo! Kinundina ng Foreign Minister ng Kuwait ang nangyaring pagpatay sa Pinay OFW na si Julibi Ranara. Pero ang isang mambabatas ay hindi kontento at iginiit na dapat magpatupad ng ban sa pagpapadala ng mga OFW sa Kuwait hanggat walang konkretong aksyon na ipatutupad para maiwasan na ang pang-abuso sa mga manggagawang Pinoy. Nagpapatrol, Robert Mano. Nagpaabot ng pakikiramay si Minister of Foreign Affairs of Kuwait, Sheikh Salem Abdullah Al-Haber Al-Saba, sa pamilya ng napatay na OFW na si Julibi Ranara. Kinundena ni Sheikh Salem ang pagpatay kay Ranara at sinabi na pananagutan ng nakakulong na sospek ang karumal-dumal na krimen. Nilinaw din ito na ang ginawa ng employer ni Ranara ay hindi sumasalamin sa mga Kuwaiti at maging sa Kuwaiti government. Nagpasalamat naman ang kinatawan ng Pilipinas na si Jose Cabrera III sa kooperasyon at tulong ng mga otoridad sa Kuwait. Ipinakuha na ng Overseas Workers Welfare Administration ang dalawa pang Pinay na kasamang namamasukan ni Ranara. Pinakuha na natin. Pinakuha ko na. And lalo na sa Polo Owa natin. Sa Polo. Polo Owa. Mm-hmm. Yeah. Kasi that was our order para kasi siyempre magkakaroon naman, matatakot naman yun. Maiwan sila doon. Mm-hmm. Noong una nga, natakot daw na sinusundo namin. Wala alam na kami na yun. Samantala, gustong paimbisigahan ni Senator Jinggoy Estrada ang recruitment agency ni Ranara. Julibi contacted her family, no? And reported it to her family. And one of her family members reported it to the agency, the recruitment agency. But the recruitment agency here in Manila did not take any action. Even the recruitment agency has to be investigated. Para naman kay Senate Committee on Migrant Workers Chairman Senator Rafi Tulfo, hindi sapat ang pakikiramay ng Kuwaiti authorities at dapat mag-public apology. I want to send a strong message sa mga taga-Kuwaiti. Kasi paulit-ulit na lang po nangyari itong paglapastangan sa ating mga kababayan. So, ang sabi ko, number one,
maghingi muna sila ng apology. Number two, we sit down, bilateral talk on our terms, kung ano mga gusto nating mga sasabihin sa kanila, gusto nating mangyari. So, pag pumunta tayo sa bargaining table, meron tayong leverage. At yun nga po yung tinatawag kong deployment ban. Kasi nga po, they need us more than we need them. They have to show respect to us. Hindi yung palagi na lang tayong binabastos. Yung mga current na mga contracts, i-honor natin yon. Yung mga gustong mag-renew, so be it. Diba? Ang sa akin lang, wala muna tayong i-deploy until na sila ay umupo sa atin at makipag-agree on our terms kung ano mga gusto natin para sa kapangan natin mga OFWs. Naghain din si Tulfo ng resolusyon na naglalayong i-review ang bilateral agreement at standard employment contract ng mga OFW sa Kuwait. Sabi ni Tulfo, simula 2016, nasa 196 OFW ang namatay sa Kuwait at 80% dito ay mga namatay dahil sa pisikal na pang-aabuso. Robert Mano, ABS-CBN News. Humihingi po naman ng tulong ang pamilya ng isang turistang Pinay na nakulong sa Myanmar matapos mamasyal po lamang sa Thailand. Samantala, isang Pinoy po naman ang sugatan matapos mabaril sa Hong Kong. Nagpapatrol, Mike Navalio. Isang mahabang bakasyon sana sa Thailand ang balak ng 25 taong gulang na Sakiela Samson nang umalis ng bansa Disyembre 7 ng nakaraang taon. Pauwi na siya nitong Enero nang mabalitaan ng kanyang pamilya na hinuli na pala siya nitong Enero 17 ng mga pulis sa Myanmar. Nasa Maysot, Thailand noon si Kiela ayon sa kanyang kapatid na si Elaine. Ang Maysot ay nasa border ng Thailand at Myanmar. Ang sabi niya po sa amin, naglilibot daw po sila ng Thailand that time. Tapos nakarating sila sa Maysot. Tapos may nakita sila doon sa parang may pinuntahan silang isang pasyalan. May nag-alok po sa kanila ng bangka. Yung parang na-intriga po sila, parang naano po sila kasi ang ganda daw po ng bangka and all. Tapos pag ano nila, sabi sa kanila, pagtawid daw po ng ilog, may pasyalan daw po doon. Kaya pumunta po silang magkaibigan po doon. Nakatawag pa si Kiela sa pamilya. Ang huling video call niya ay noong Enero 19 sa loob mismo ng Miyawadi Police Station. Nararamdaman ko po na masyadong nahihirapan yung anak ko. Hanggang after siguro mga hapon, wala na po. Hindi na po namin siya nakontak. Wala na po siyang paramdam hanggang ngayon po. Kasamang hinuli ni Kiela ang kanyang kaibigan at walo pang ibang Pinoy na doon na lang nila nakita. Una nang in-expose ni Senador Risa Ontiveros ang umano'y pang-re-recruit sa cryptocurrency scam na dumadaan ng Thailand, papuntang Myanmar at Cambodia. Pero nilinaw ng ina ni Kiela, hindi siya naghahanap ng trabaho sa Thailand. Gusto lang niyang mamasyal bilang regalo sa sarili. Wala po sir, kasi may trabaho po siya dito. Nag-resign lang po siya noong mga 3 days na paalis na po sila. Lumapit na sa Department of Foreign Affairs at sa Philippine Embassy sa Myanmar ang pamilya, pero hindi pa umano mapuntahan si Kiela dahil may insurgency sa Miyawadi at hindi pa sila nabibigyan ng consular access. Sana po matulungan po kami mapawi si ate kasi ilang days na po siya doon, ilang days na rin po kaming walang tulog, walang kain po, kakaisip sa kanya kung napano. Kasi po last time na sinabi niya sa amin, may isa daw po doon na medyo bastos po na police, akala daw po nagtrabaho sila sa KTV. Kaya ngayon po mas grabe po yung kaba namin. Nananawagan po ako sa ating gobyerno, kay President Marcos at sa mga kinauukulan na sana po bigyan po nila ng pansin yung pagka-detain po ng anak ko kasi hindi ko na po kaya mag-antay ng ilang araw pa po. Samantala, sugatan naman ang isang negosyanteng Pinoy matapos mabaril ng isang pulis sa Pengchan Island sa Hong Kong nitong Enero 24.
Inireklamo umano ng ilang kapitbahay ang Pinoy dahil sa ingay at kalasingan noong kasagsagan ng selebrasyon ng Lunar New Year. Sinakal at hinulog umano sa hagdan ng nasabing Pinoy ang rumisponding polis, kaya ito aksidenteng na baril. Nagtamo siya ng dalawang tama sa balikat at tiyan. Nasa ospital at nagpapagaling pa rin ang negosyante at inaasahang haharap sa korte sa Pebrero 1. Nangako na ang Pilipino na makikipagtulungan sa investigasyon. Handa rin ang tanggapan ng Philippine Consulate na tulungan ang nasabing Pinoy sa pagharap sa mga otoridad. Yung ating suporta sa kanya during the hearing, we will be there and we will make sure that his rights are protected. Isang Pinoy naman ang hinuli dahil sa obstruction of justice at assault sa polis, pero nakapagpiansa na ito. Mike Navalio, ABS-CBN News. Nakikipag-ugnayan po naman ang Department of Justice sa gobyerno ng Japan para sa posibleng pagpapadeport sa mga sangkot umano sa serye ng pagnanakaw doon po sa Japan. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, hawak na ng Bureau of Immigration ang 17 hapon pero hindi pa tiyak kung ilan sa kanila ang sangkot nga sa nakawan. Inaalam din kung isa sa kanila ay ang tinatawag na si Alias Luffy na tinuturing na ringleader umano ng grupo. Una nang naglabas ng briefer ang DOJ na pinangalanang si Yuki Watanabe alias Kenji Watanabe at Kenji Shimada bilang si Luffy. Ayon sa Japanese police, siya umano ang nagbibigay ng utos gamit ang encrypted messaging app habang nakakulong sa Pilipinas. Malaking balita ang serye ng nakawan sa Japan, lalo't may namatay na 96 na babae. Iniimbisigahan din ng DOJ ang ilang immigration officials na posibleng kasabwat ng isang hapon na sangkot umano sa pagnanakaw sa Japan habang siya ay nakakulong sa detention facility ng Bureau of Immigration. Sa ibang balita naman, magpapatupad muli ng taas presyo sa produktong petrolyo bukas, January 31. Ito na ang ikatlong sunod na linggo na may oil price hike. Pagpatak ng hating gabi, unang magtataas ng presyo ang Caltex. Habang alas 6 ng umaga naman, epektibo ang sa Shell at Sea Oil. 1 peso and 30 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 35 centavos sa kada kilo ng kerosene. At piso naman sa kada litro ng diesel. Inaasahan namang iaanunsyo bukas ang taas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG. Umaabot na umano sa mahigit 9 na piso kada kilo ang itinaas sa contract price nito sa world market. Katumbas ito ng mahigit 100 piso kada 11 kilograms na tangke. Ipapasa naman sa mga consumer ang taas presyo sa February 1. Nasa ika-anim na araw ng paghahanap sa nawawalang Cessna plane sa Isabela. Dahil sa insidente, ilang residente sa bayan ng Makunakon ang nagdadalawang isip na umano na sa pagsakay ng eroplano. Ang apila nila, ayusin na ang kalsada bilang alternatibo sa pagbiyahe papunta sa kanilang bayan. At live mula Ilaga ni Isabela, nagpapatrol Jackie Manabat. Jackie, gaano ba kahirap puntahan ang lugar na ito at ito humihingi na ayusin ang kalsada? Karen, ang pinakamabilis nga sana ay eroplano papunta sa Dibilakan at sa mga coastal municipalities. Mula dito sa tulay ng Cabecera 8, dito sa Santa Maria, Ilagan, Isabela ay aabutin pa ng 5 hanggang 6 na oras sakay ng habal-habal o anumang four-wheeled na sasakyan. Pero maaaring mapahaba pa ang biyahe na yan dahil may mga landslides at hindi pa tapos ang daan. Si Ronnie ang isa sa dapat nakasakay ng nawawalang Cessna 206 kasama ang 4 na kaanak para puntahan ang lamay ng kanyang ama. Kung madadaanan lang daw sana ang kalsada, hindi na nila kailangan pang mag-eroplano. Kung sasakay sa eroplano, 30 minuto lang, maabot na ang bayan ng Makunakon. Bumabagtas ito sa mga bundok ng Sierra Madre kung saan hinihinalang naroon ang Cessna 206. Pwede rin namang by land ang biyahe. Yun nga lang, aabutin ito ng halos 1 araw. Mula Ilagan, dadaan papapuntang Santa Ana, Cagayan. Pagkatapos sasakay ng lancha,
kung saan aabutin pa ng 8 hanggang 10 oras depende sa alon. Ang isa pang opsyon sinasabi ni Ronnie ay ang Ilagan de Vilacan Road na nagsisimula sa Cabecera 8 ng Ilagan Isabela. Gamit ang habal-habal, 6 hanggang 8 oras maabot ang makunakon depende sa panahon. Pero ang iba pang bahagi nito hindi pa tapos. Naharangan rin ng landslide at makakapal na putik kaya hindi rin makatatawid. Dito rin dumaan ang ilang mga rescuer na tumutulong maghanap sa eroplano. At dahil hindi madaanan ng sasakyan, kailangan ng matinding lakaran. Hindi lang sa akin, para sa susunod na kabataan sa mga tao sa mga coastal town. Magawa nila ng paraan yung kalsada na yan. Kasi 45 years old na ako, minsan lang ako nakabaylan dyan. Maging ang ilang mga taga-Makunakon, mula nang marinig ang insidente ng nawawalang eroplano, napapaisip ng sumakay muli dito. Kaya ang panawagan nila, ayusin na sana ang Ilagan de Vilacan Road. Lalo na sa amin na yun lang po yung madalas namin sinasakyan papunta dito sa mainland po. Parang nakakatakot na po siyang sumakay. Parang sentiments po namin na taga-coastal po yung maging okay na po yung daan. Ilagan to de Vilacan Road. 2016 to 2017 at nagkaroon po kami ng initial na paglukas dun sa kalsada. Nagkaroon po ng landslide, erosion nasa 4 na kilometro yung total na sira. May balak po sila noon na i-re-reroute yung kalsada. So estimated po na nasa 15 kilometers pa po yung hindi pa nagagawa po. Ayon sa mga LGU, nakikipag-usap na sila sa provincial government sa pagpapagawa ng kalsada para may iba pang pagpipilian ang mga nasa coastal municipality tulad ng Makunakon. Karen, hindi na lang sa lakaran naghahanap ng nawawalang Cessna 206 dahil bukas nakahanda na ang 12 SAF para lumipad papunta sa de Vilacan. At dadaan na rin sa dagat ang higit 40 SAF at 10 miyembro ng BFP. Karen? Maraming salamat, Jackie Manabat. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Development Plan 2023 to 2028. Ito ang magsisilbing gabay sa pagbalangkas ng mga ipatutupad na hakbang ng administrasyon para pasiglahin ang pambansang ekonomiya at maiangat ang antas at kalidad ng buhay ng mga Pilipino sa susunod na 5 taon. Nagpapatrol, Katrina Domingo. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang planong nagbabalangkas sa mga dapat gawin ng gobyerno mula ngayon hanggang 2028 para palakasin ang ekonomiya ng bansa at makalikha ng mas magagandang trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Sa ilalim ng Executive Order No. 14, inaatasan ng Pangulo ang iba-ibang ahensya ng pamahalaan na ibase ang kanilang mga programa alinsunod sa Philippine Development Plan 2023-2028. The struggles of our fellow Filipinos run deeper than the bigger and more macro problems that we in government encounter. Their struggles are embedded in their respected daily battles. How do I make ends meet? How can I bring food to the table? What is my future going to look like? Will my children live in a better Philippines than the one that I grew up in? Ladies and gentlemen, it is my firm belief that answering these questions will be the defining challenge for us who are called to serve and will be the barometer through which the government will be measured. Sa susunod na 5 taon, target ng gobyerno na panatilihin sa pagitan ng 6-7% ang paglago ng bansa ngayong taon at pabilisin pa ito sa pagitan ng 6.5-8%. Mas maraming trabaho rin ang bubuksan sa susunod na 5 taon upang pababain ang unemployment rate. Sisikapin din ng gobyernong manatili sa 4% ang inflation sa bansa at mapababa ang utang ng bansa. Layon din ng Philippine Development Plan na manatiling isa sa pinaka-competitive na bansa ang Pilipinas sa Southeast Asia upang mapababa ang poverty incidence sa 8-9% hanggang matapos ang termino ng Pangulo. Sa ilalim ng plano, ipatutupad ito sa pag-modernize ng sektor ng agrikultura, pagpapalawig ng mga partnership sa pagitan ng pribado at pampublikong sektor, pagpapalakas ng ilang industriya sa bansa, kabilang na ang turismo, information technology at business process management.
I have great optimism as we set to implement the key points in our PDP from this day moving forward. It is a plan that will set the Philippines towards becoming an upper middle income country by the year 2025. But beyond economic development, the plan also focuses on social development and protection, disaster resilience, digital transformation, and many other things. Dagdag ng Pangulo, itutulak din ng pamahalaan ang Pilipinas Go Digital Movement na layong i-digitalize ang mga proseso ng gobyerno at turuan ng bawat Pilipinong gumamit ng internet, mga app at iba pang online services upang mas mapalakas ang digital workforce ng bansa. Para naman kay Socio-Economic Secretary Arsenio Balisacan, ang Philippine Development Plan ay isang garantiya na agarang tutugon ang gobyerno sa mga hamong kakaharapin ng bansa sa mga susunod na taon. In these next 6 years, we can look forward to seeing the government take swift and decisive action with various agencies working in synergy towards our shared goal of significantly improving the quality of life of the Filipino people and working toward a prosperous, inclusive, and resilient society. Kung maipapatupad ng maayos ang plano, inaasahan ng Pangulo na magiging isang upper middle income na bansa ang Pilipinas sa loob ng 2 taon. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Gretchen, sinong Korean heartthrob ang nagpakasal na? Ate B, hindi lang basta nagpakasal na, kundi magiging tatay na rin ang bida ng Vincenzo at reborn rich si Song Joong-ki. Ito ang inanunsyo ng aktor sa kanyang fan cafe ngayong Lunes, kung saan diretsahan na niyang pinangalanan ang kanyang British wife na si Katie Louise Saunders. Ayon kay Joong-ki, ipinangako niya ang kanyang buhay kasama si Katie Louise na walang minti sa pagsuporta sa kanya. Dahil sa malalim na pagtitiwala at pagmamahalan, sinimula na ni Joong-ki at Katie Louise ang kanilang bagong buhay bilang bagong kasal. Bukod dito, inanunsyo na rin ang 37-year-old actor na magiging tatay na siya, nang sabihing a new life has also come to us. Isa si Joong-ki sa mga pinakamalaking K-drama stars. At dati na siyang ikinasal sa kanyang co-star sa Descendants of the Sun na si Song Hye Kyo mula 2017 hanggang 2019. Apat ang naitalang patay sa malawakang pagbaha sa Auckland, New Zealand. Apektado rin ang ilang Pinoy sa lugar. Mula New Zealand, nagpapatrol si Riza Lapas. Walang tigil ang ulan sa Auckland, New Zealand noong Biyernes. Binaha ang ilang lugar. Lumutang ang mga grocery items sa mga pasilyo ng ilang binahang supermarket. Pinasok ng tubig pati ang airport, kaya ilang araw ring kanselado ang international flights. May mga hindi nakauwi dahil sa taas ng baha. It's very scary because I think within minutes, like just a few minutes, the Oratias stream that's like right behind our house quickly overflowed and then flooded the whole area. I look around and then I saw water gushing inside the truck and say, oh my goodness, it's happening. I still didn't know the car park was already flooded. I saw my car was like floating. Ang Filipino-Kiwi na si Zane gumamit ng jet ski para umalalay sa mga nangangailangan ng tulong. When I was in the water, everybody, like most of the houses were full of people. Either one, two people, there was a family. So we were just getting everyone out of their houses as quick as possible. There were people stuck, elderly and little kids who couldn't swim. So I called out my dad. I hopped out the water, called out my dad and said, you need to bring the jet ski over. I've never seen anything like it, so I was in shock. It was really new to me. Apat ang patay sa pagbaha. Isinailalim na sa state of emergency ang Auckland, kung saan higit 5,000 gusali at bahay ang nasira. Tinatayang 700 tahanan ang nawala ng kuryente. Ito ang isa sa pinakamatagal na pag-ulan sa bansa na nagdulot ng baha, landslide at pagguho ng mga kalsada. Sarisa La Paz, ABS-CBN News, New Zealand.
Sinagip ang tatlong lalaking tinangay ng banga sa Victoria, Northern Samar. Sinubukan nilang tumawid sa tulay pero umapaw at rumagasa ang tubig mula sa ilog at tinangay ang mga biktima. Sa tulong ng mga residente, mabilis na nasagip ang tatlong lalaki. Muli ring binaha ang ilang lugar sa Eastern Samar, kabilang ang Barangay San Pascual sa Bayan ng Dolores. Sa bayan naman ng Hipapad, nalubog sa baha ang Poblasyon 1, 2, 3 at 4 at ang Barangay Magsaysay at San Roque na pawang nasa mas mababang lugar. Sa Katiil, Davao Oriental, may higit 30 pamilya naman ang inilikas dahil sa baha at landslide. Suspendido ang klase ngayong araw sa Katiil. Nagmistulang dagat kasi ang kalsada sa Rosario, Agusan del Sur, dahil sa baha. Sa taas ng tubig, walang nakakadaang sasakyan. Nalubog din sa baha ang Aurora Elementary School sa Barangay Aurora, Prosperidad sa Agusan del Sur. Natumba ang mga upuan at nabasa ang maraming gamit. Dahil sa malawakang baha, suspendido ang klase sa lugar. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, hanggang kailan pa ang mga pag-ulang ito? At hindi mababawasan na ang mga pag-ulan pero posibleng hanggang Miyerkules o Huwebes pa makakaapekto ang shear line sa Southern Luzon at Visayas. Kaya kapamilya, manatiling handa pa rin po sa mga pagbaha at landslides. Samantala, patuloy naman ang pag-iral ng malamig na panahon sa Luzon dahil po sa amihan. Kaninang umaga na sa 12.9 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City at lumamig din dito sa Metro Manila sa 21.2 degrees Celsius sa Science Garden, Quezon City. Hihina na simula bukas ang amihan kaya sa sabay po dito ang unti-unting paglaho ng shear line. At ang mainit na easterlies naman mula sa silangan ang iiral simula sa Miyerkules. Ang good news po, wala nakikitang panibagong sama ng panahong mabubuo ngayong Linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, sa Mindanao maulan po sa umaga sa may Zamboanga Peninsula at Sulu Archipelago. Maulan na rin sa malaking bahagi ng Mindanao mula tanghali, tuloy-tuloy po yan hanggang hapon. At sa gabi maulan pa dito sa bahagi ng Caraga. Sa Visayas, sa umaga, dito po sa may bahagi ng Cebu, Negros at maging sa Panay, may aasahang mga pag-ulan. Pagsapit po ng tanghali, meron na rin pag-ulan dito sa Eastern Visayas at hanggang gabi na po maulan sa malaking bahagi ng Visayas. Sa Palawan, buong araw ding makakaranas ng mga pag-ulan dito po sa buong probinsya, lalo po sa gitnang bahagi. Sa Luzon naman, magadala pa rin ng mahihinang ulan ang amihan sa Cagayan Valley maging sa Cordillera at buong araw pang magpapaulan ang shear line dito po sa may Bulacan, malaking bahagi ng Calabarzon, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon at dito po sa Bicol Region. Dito naman sa Metro Manila, maaraw at mainit maghapon bukas at mababa ang tsansa ng pag-ulan hanggang gabi. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka, pamilya! Bayan, araw-araw mahigit 3 kilometro ang nilalakad ni Mang Julito at kinakasama niyang si Aling Felisa para lamang kumita ng 80 piso sa pagtitinda ng pandesal. Pero bukod po sa layo ng nilalakad, may isa pang iniinda si Mang Julito na dagdag pasanin sa kanyang paghahanap buhay. Narito po ang KBYN Special Report. Alas 10 pa lamang ng umaga ay gumagayak na ang 57 taong gulang na si Mang Julito Tabucanon at ang kinakasamang si Aling Felisa. Araw-araw ay mahigit 3 kilometro ang kanilang nilalakad papunta sa bakery kung saan sila kumukuha ng ititindang mga pandesal. Punta kami sa bakery, maghawa kami tinapay, araw makapera. Hirap buhay. 3 taon nang nagtitinda ng pandesal si Mang Julito at Aling Felisa. Dati, Master Baker, hindi pa nabuta ang mata. Magluto sa oven, tapos lego agad paghapon. Dahil sa katarata, hindi na nakakakita ang kanyang kanang mata, samantalang ang kaliwa naman ay halos gamunggo na lamang ang naaninag. Kaya bukod sa lay ng nilalakad, ay dagdag pahirap pa
ang kanyang paningin. Yan o, di ka makita o. Oh. Wala. Lahat wala o. Oh. Dito lang. Dito wala. Pandesal kayo dyan. Sa halip magpadaig sa kondisyon ay nagpatuloy siya sa paghahanap buhay sa tulong ni Aling Pilisa na siyang nagsilbi niyang mga mata. Salamat ako sa akong asawa. Salamat ako kayo. Tumulong sa akin, di ko biyaan niya. Di ko binayaan. Sa alagang 300 pisong panindang mga pandesal, kumikita sila ng 80 piso kapag naubos ang mga ito. Naabot kami alas 11 sa tanghali. Dalangin lamang ni Mang Julito na mapanumbalik pa ang kanyang paningin. Tutulungan ako mataon tamad para makikita ko mata. Hindi mang nakaw, hindi ayaw. Huwag muna sana sa Diyos. Huwag ka mang nakaw. Kaya dinala namin siya sa espesyalista sa mata para malaman kung maaari pang mabago ang kondisyon ni Mang Julito. Kita na. Oh. At base sa pagsusuri ng mga doktor, sinubukan din natin tingnan yung pinakalikod ng mata. However, dahil nga makapal na yung katarata niya, hindi na natin makita yon. Di tulad sa kaliwa, nakita ko pa po yung nerve ng mata niya. So, kisser, ang meron talaga siya right now is medyo mature na po ang katarata niya. We do what we call a cataract screening. Isa pong proseso iyon kung saan ini-examine namin yung mata again from the front to the back. Pero ngayon, meron na kaming mga iba't ibang makina na ginagamit. Nalalaman namin kung may mga ibang problema maliban sa katarata. Kung katarata lang, nalalaman namin kung ano yung magandang proseso na gagawin para sa mata niya. Nalalaman din namin kung anong lente, tamang grado ng lente na pwede namin ilagay. Yan. Okay. Sa kondisyon ni Mang Julito, ang magandang balita ay maaari pa siyang makakita. Kung katarata lang ang problema ni Mr. Julito, once natanggal na yung katarata, significantly, makakita siya ng maganda. Maghanap buhay mo, baka kaya pa. O magdasal sa Diyos, araw-araw. Ayon, ayon kay Doktora, may pag-asa pa pala. Hindi natin ito bibitawan, mga kabayan. Abangan natin kung anong mangyayaring pagbabago sa paningin ni Mang Julito. Arestado ang suspect sa serye ng pang-holdup sa mga sangay ng isang money remittance center. Napag-alamang dating empleyado ng nasabing kumpanya ang suspect. Nagpapatrol, Karen de Guzman. Sa pulse sa CCTV noong Biyernes ang panuloob ng isang lalaki sa isang money remittance center sa barangay Katipunan, Quezon City. Pinasok na lalaki naka-helmet ang loob ng counter ng naturang branch. Saka tinangkang kunin ang pera mula sa kaha pero nanlaban ng mga empleyado nito. Nanuntok pa ang suspect at agad kumaripas ng takbo. Napansin ng mga bystanders sa labas ang komosyon at dito na kiniyog ang suspect. Nadakip ang hold-upper na kinilalang Simon Argel Bacoy. Sabi po nila, notorious na ito eh. Tuloy po, dito lang siya natimbog sa atin. Matapang po talaga yung empleyada kundi po siya naglaban at mga citizen po natin, hindi po siya nahuli. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alaman na ang suspect ang nasa likod ng serye ng pang-hold-up sa iba pang branch na turang remittance center sa Quezon City, Rizal at Bulacan. Nakita namin talaga yung mga cases, previous cases niya. Kaya dito ma'am, sinisiguro doon po natin siya na may puna-puna siyang lumabas sa dami niya pong kaso ng robbery hold-up. Inamin rin ang suspect na dati siyang empleyado ng remittance center at nagawa lang niya ang krimen matapos mapagbintangan na ng hold-up nito. Nakasuwang po ako ma'am, kailangan ko po ng pampiyano sa kaya ko po nagawain mo. Pagganti naman siguro ma'am dahil kinasuwang po nila ako ma'am kahit hindi naman po ako ma'am. Malakas po ang loob niya nung na-aresto siya yung suspect. Napatay na gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang remittance center pero positibo nilang itinuro si Bacoy sa krimen. Nakakulong ngayon ang suspect sa Masambong Police Station 2 at mahaharap sa kasong robbery at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Paalala naman ng pulisya, magdoble ingat at tawagan ang kanilang hotline number para sa agaran nilang pagresponde. Karen de Guzman, ABS-CBN News. Nagbanta si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na ipapa-aresto ang mga kinatawan ng ICC na pupunta sa Pilipinas para imbisigahan ang mga pagpatay kaugnay sa madugong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Nagpapatrol, Pia Gutierrez. Hindi papayag si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na makialam ang International Criminal Court sa pamamalakad ng bansa. Ito ang giniit ni Enrile matapos ang desisyon ng ICC na ituloy ang investigasyon nito sa mga pagpatay na nangyari sa ilalim ng oplantokhang kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na mga pagpatay sa tinaguriang Davao Death Squad nung siya ay alkalde pa ng Davao City. Kung si Enrile ang masusunod, agad niyang ipapa-aresto ang sino mang kinatawa ng ICC na magtatangkang tumapak sa Pilipinas para mag-imbestiga nang walang pahintulot mula sa gobyerno. We will not allow any of our officials to be investigated or tried by the International Criminal Court as lawyer of the President. As far as I'm concerned, I will not recognize the jurisdiction of the International Criminal Court of Justice. They have no sovereign power over us. If they will come here, if I were to be followed, I will cause their arrest. They interfere too much with our internal affairs. Ipinagtanggol din ang dating Senate President si Duterte na ginagambanan lang umano ang tungkulin noon bilang leader ng bansa nang ipatupad ang kanyang madugong war on drugs. This acting under the constitution of the country to enforce the law that this is oath. Nang tanungin kung pareho sila ng pananaw ni Pangulong Marcos Jr., sinabi ni Enrile na hindi nila pinag-uusapan ang issue ng ICC dahil hindi naman umano ito itinuturing na mahalagang issue. Nauna nang giniit ng Department of Justice na maayos na gumagana ang justice system ng Pilipinas at sapat na ang sarili nitong review sa mga kaso ng drug war killings. Gayunpaman, bukas pa rin itong makipagdialogo sa ICC. Inimbitahan rin ng DOJ si UN Special Rapporteur Tidball Binns na bumisita sa Pilipinas sa susunod na buwan at tignan ang estado ng DOJ investigation. When he comes here, ipapakita natin lahat kung saan na yung mga investigation natin, ano yung mga status ng mga kaso, and we are confident niya na meron naman tayong ginagawa. Wala naman tayong tinatalikuran dito, wala naman tayong pinaprotektahan. It's just that kailangan nating ipadaan sa tamang proseso. The vital role. Tiniyak naman ni PNP Chief General Rodolfo Azurin na mabibigyan ng hustisya ang mga biktima ng war on drugs na siya rin namang layon-anya ng ICC. We promise the PNP will help para na sa ganun mabigyan ng hustisya kung hustisya ang hinihingi nila. I think what we are asking is for ICC to also give due respect to the judicial processes that we have in our country. Because we are a sovereign country, we have our own judicial proceeding. Magsabit sila kung may maitutulong sila, and we will do the process. Ayon kay Azurin, may 300 case folders kaugnay sa mga drug operations simula noong 2016 ang isinumite ng PNP para sa DOJ review. Mula rito, 52 kaso ang isinampa laban sa sarili nilang mga operatiba. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Nagsimula na bilang isang intern sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez ang bungsong anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si William Vincent of Beni. Sa isang payag, nilinaw ng Speaker's Office na noong isang linggo pa nagsimula bilang intern si Beni. Sasailalim siya sa pagsasanay sa proseso ng legislatura. Paliwanag din ito, ituturo kay Beni ang pang-araw-araw na trabaho sa House of Representatives kabilang na ang estratehiya para sa mabilis na pagpapasa ng mga panukalang batas. May malaking sorpresa sa nalalapit na pagtatapos ng DARNA. Yan ang pasabog na bidang si Jane De Leon na nagpasalamat sa lahat ng tumutok sa iconic Pinay superhero. Ang malaking tanong din kung magbabalik ba si Valentina. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Darlentina! Binansagan silang Darlentina dahil sa hindi nila malilimutang bakbakan bilang Darna at Valentina. Ngayon nagpapaalam na sila sa lahat ng tumangkilik sa Kapamilya series sa kanilang last 2 weeks. Maraming salamat sa lahat ng mga kapamilya na sumuporta sa Darna. Sana marami po kayo natutunan.
Salamat din dahil minahal niyo yung bawat character na binuo namin. And we hope that you stay with us until the very end. Bukod sa kolaborasyon nila sa cast at creative team, tinuturing nina Jane at Janella na malaking tagumpay ang chemistry ng kanilang tambalan. Nakakatuwa rin ang natutunan nila sa isa't isa. Even if sa start we were being pitted against each other, we really just supported each other throughout the show. We just lifted each other up. Ano ba natutunan ko kay Jane? Marami ka pang matutunan. Magluto ng kwek-kwek. Yes, kwek-kwek. Maraming aabangan sa pagtatapos ng Darna, pero ang tanong, magbabalik bang muli si Valentina? Secret. Ayun ang aabangan. Aabangan nila. Actually, kung may mamamatay pa ba other than Regina, abangan. Kailan? Nag-iwan naman ng palaisipan si Jane sa sorpresang ending ng Darna. Feeling ko naman matutuwa sila sa mangyayari. And masasaktan din. Mm. Yeah. Marami kayong mararamdaman. Mararamdaman. Masasaktan? Kung iniramdaman nyo sa mga ex nyo, charot. Umaasa ang dalawa, magpapatuloy pa rin ang kanilang team up. Star Cinema. Sir Carlo. Ano't ano man, mananatiling nakaukit na sa kanilang katauhan ang mga immortal na karakter ni Mars Ravelo habang buhay. Wala na si Regina. She's gone. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Inilatag ni Education Secretary at Vice President Sara Duterte ang sari-saring problema ng basic education sa bansa. Kasabay nito, ibinahagi niya ang mga hakbang para patatagin ang sektor. Nagpapatrol, Joyce Balancio. Sa higit 40 minuto na talumpati, idinetalye ni Education Secretary Sara Duterte ang estado ng basic education sa Pilipinas. Aminado ang Vice Presidente na maraming problema ang edukasyon sa bansa. Filipino learners are not academically proficient. Oftentimes, Filipino learners experience emotional abuse and exhaustion. Some Filipino learners suffer from psychological fatigue. And being academically insecure, many of them fail to meet the standards of the demanding and competitive world. Ang pinakamalaking problema niya ay ang kakulangan ng pasilidad para sa mga estudyante. Nasa higit 327,000 ang school buildings sa Pilipinas, pero wala pa sa kalahati nito ang nasa maayos na kondisyon para magamit ng mga mag-aaral. Pagdating sa curriculum, aminado si Duterte na maraming problema ang K-12 curriculum. The curriculum content is congested. That some prerequisites of identified learning competencies are missing or misplaced. The K-12 curriculum promised to produce graduates that are employable. That promise remains a promise. Kasunod nito, iprinisinta ng Vice Presidente ang kanilang matatag agenda kabilang ng pagpapatupad ng reforma sa K-12 curriculum. We will reduce the number of learning areas in K-3 from 7 to 5 to focus on foundational skills in literacy and numeracy in early grades, particularly among disadvantaged students. We will strengthen our literacy and numeracy programs. Sisikapin din anya na mapabuti ang kalagayan ng mga guro. Continuously advocate for additional benefits for our teachers. We will implement the policy on the distribution of teacher workload and payments of teaching overload as provided in the Magna Carta for public school teachers. We have also requested the Department of Budget and Management to expand the coverage for the grant of special hardship allowance. We will work towards addressing issues affecting the net take-home pay of teachers. Nagpahayag naman ang buong suporta si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa mga plano ng DepEd. Lumagda pa ito sa matatag commitment wall kasama si Education Secretary Duterte. We will build infrastructure that will provide our learners, teachers, and the entire academic sector with a healthy and safe environment that is conducive to learning.
we will also invest in our teachers. As we all know, that is part of the most, that is part of our improving our educational system. We'll also invest in our learners by giving them the right tools and mechanisms that they need in their day-to-day schooling. Hindi naman kontento ang Alliance of Concerned Teachers sa ipinresentang Basic Education Report ng Vice Presidente. It's not the teachers, it's the system itself. No? Problemado yung K-12, walang kwenta yung curriculum ng K-12, kaya wala, malaki yung problema na kinakaharap ng mga guro at ng mga estudyante. Hindi ito kasalanan ng mga teachers, dahil ang mga teachers sumusunod lamang doon sa curriculum na ipinapatupad nila. Nananawagan din sila na malawakan at malalimang pag-aaral sa dapat ipatupad na reforma sa K-12, kung saan makonsulta naman sana anya ang hanay ng mga guro. Joyce Balancho, ABS-CBN News. Iniinda ng maraming public school teachers ang kawalan nila ng benepisyo para sa kalusugan. Marami-an nila ang nababaon sa utang dahil sa pagpapagamot. Apila nila sa pamahalaan, ayusin at paigtingin ang pagpapatupad ng Magna Carta for Public School Teachers. Nagpapatrol, Ara Perez. Naoperahan sa kolon ang misis ng gurong si Benjamin. Gaya-aniya ng nangyayari sa tuwing may magkakasakit sa kanilang pamilya, ipinangutang niya ang pambayad sa ospital. Mga 400,000. May ileles pa raw yung PhilHealth. Gasino lang yun. May savings ka, sarili mo. Tapos, pag kinapos ka pa, ayan, mangutang na. Pupunta sa kaibigan, sa kamag-anak, hanggang ganun. Pero yung sabihin mo na, kampante ka pag na-hospital at nagkasakit, ay hindi ka kampante. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers, ganito ang sitwasyon ng maraming public school teacher dahil walang sapat na benepisyo mula sa gobyerno. Sa pagdinig sa Senado sa mga panukalang batas na magbibigay ng dagdag benepisyo sa mga guro, umapila ang grupo ng paigtingin at ayusin pa ang pagpapatupad ng Magna Carta for Public School Teachers. Marami po sa amin, Senator, talaga, kaya nababaon sa utang kasi pag nagkasakit po kami, dahil wala nga po kaming, at least yung card, no, yung medical card namin, wala po yan, no, sa mga teachers namin. Ma-absentan pa kami. Yan yung dahilan kung bakit nababaon sa utang yung mga teachers natin. Sa ilalim ng Senate Bill No. 564 na inihain ni Senator Joel Villanueva, pabibigyan ng mga guro at non-teaching personnel ng para sa grocery at transportation expense na nagkakahalaga ng 3,000 pesos at medical allowance na 2,000 pesos kada quarter. Mababago kada 3 taon ang halaga ng additional benefits ng may pagsasaalang-alang sa inflation. Ikinatuwa ito ng mga grupo ng guro, lalo't sa kasalukuyan, may 15 service credits lamang sila kada taon na ginagamit upang makapag-file ng mga leave. Alam niyo po mga teachers, wala po kaming sick leave. Kapag umabsent po kami, kaltas po yan sa sahod namin. Kaya yung marami sa amin, kahit may sakit, magpaparacetamol na lang para po makapasok po sa school, no? At malaking tulong po ito. Medical allowance for teachers. Ang tagal na po nitong pangarap ng ating mga guro. At ito rin na dagdag na grocery at transportation expenses. We really want to give teachers para talaga maging masaya. Kasi pag masaya ang ating mga guro, maganda rin ang kanilang guro. Wala pang isinusumiteng position paper ang DBM, pero pinag-aaralan na ang pondo para sa pagbibigay ng karagdagang benepisyo para sa mga guro. Kapwa suportado naman ng DepEd at SCHED ang mga panukala. Ayon kay Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte, may dialogo na sila sa DOH para gawing libre ang check-up ng mga guro at hindi na isama sa kanilang 5,000 pesos allowance. Ara Perez, ABS-CBN News. Nagbabala ang Department of Energy na posibleng umabot sa mahigit na 1 milyong bahay ang makakaranas ng rotational blackout ngayong taon. Ito'y bunso dumalo ng pagsirit sa gastusin sa fuel o panggatong.
Sinabi po ni Energy Secretary Rafael Lotilia na pinakaapektado sa kakulangan ng power supply ang nasa malalayong lugar o yung hindi mga konektado sa grid. Sa press briefing, inihayag ng DOE at National Power Corporation na maaaring umabot sa 11.4 billion pesos ang halaga ng fuel requirements para sa 2023 para sa Small Power Utilities Group. Pero ang available na pondo ay nasa 7.5 billion lamang. Sakaling hindi madagdagan ang pondo, isa sa maaaring gawin ay bawasan ang operation hours ng mga planta. Kung ngayon ay 24 hours ang operasyon, maaari itong tapyasan sa 15 oras na lamang kada araw. Pasok sa isang torneo sa Thailand ng Pinay tennis sensation na si Alex Ayala. Maganda naman ang pagsalubong sa 2023 ng pole vaulter na si EJ Obiena matapos manalo ng gintong medalya sa kompetisyon sa France. Nagpapatrol, Dayan Castillejo. Nasungkit ni EJ Obiena ang kanyang unang gintong medalya ngayong 2023 sa Perche Honor sa Roba, France noong linggo. Matagumpay na tinalo ng Olympian pole vaulter ang 5.82 meters sa kanyang unang attempt. I'm slowly getting better. Hopefully it's just a start. Hopefully the next few competitions I'll do better. Sinubukan pang higitan ni Obiena ang next height, pero bigo siya sa 5.90 meters sa tatlong pagsubok. This meets I've been struggling. I had two heights clearly. I'm clearly not as consistent as I was last year. So the two heights in each competition, one in opening height in Germany, I needed three attempts to get over it. Not my smoothest indoor season, I would say, but you know, we're here. We're going to keep working and hopefully I get that rhythm and that groove back. Ito na ang ikalawang podium finish ni Obiena sa ikalawang tournament pa lang ngayong indoor season. Second place siya sa kanyang unang tournament ng taon na International Springer Meeting sa Germany noong isang linggo. Ibinunyag din ni Obiena na plano niyang dalhin dito sa bansa ang mga top pole vaulters sa mundo para sa isang kompetisyon bandang Oktubre. It's more of an end of the season competition. We compete and then have a vacation in Boracay or Palawan or whatnot. So it would be perfect. So I would hope that it pushes through. Sa Sweden ang sunod na kompetisyon ni Obiena kung saan maghaharap ang mga top 10 best pole vaulters sa mundo, kabilang ang world number 1 na si Armand Duplantis. Samantala, pasok sa WTA Thailand Open main draw ang Pinay tennis sensation Alex Ayala. Tinalo niya ang Belarusian at number 9 seed na si Kristina Dimtruk 6-2-7-5 sa second round ng qualifying. Ito na ang ikalimang WTA event ni Ayala sa kanyang professional career. Dayan Castillejo, ABS-CBN News. Tinatangkilik ngayon lalo na ng may mga karinderya ang tinatawag na frozen eggs na wala na po sa shell at nabibili per kilo. Samantala, kung naibsan na po ang bigat sa bulsa ng presyo ng sibuyas, sumipa naman ngayon ay ang presyo ng native na bawang, kaya mas mabenta ang mas murang bawang mula sa Taiwan. Nagpapatrol, Lady Vicencio. Disyembre pa huling may bentang native na bawang sa pwesto ni Josefina sa Kamuning Market sa Quezon City. Kaya imported na bawang mula Taiwan muna ang alok niya sa mga suki sa halagang 100 pesos kada kilo. Sa monitoring ng Department of Agriculture, may ilang pamilihan na sa Metro Manila ang may supply ng native na bawang, pero pumapalo ang presyo nito sa 400 pesos kada kilo. Ang quality ng native, mas mabango kaysa sa Taiwan. Ang hinahanap ng karamihan yung mas mura. Ang mas mura ay? Itong Taiwan, siyempre yung imported ang kinukuha nila. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, karaniwan nang bumabagsak ang supply ng bawang hanggang Pebrero dahil Marso pa ang anihan. Pero hindi naman inaasahang papalo sa 700 pesos ang presyo ng native na bawang tulad ng nangyari sa sibuyas noong Disyembre.
hindi na siya sisipan ng mataas kasi mababa ang imported, nasa 80 pesos na lang. Wala nang bibili niyan kung tumaas pa dun sa presyo. Bumaba naman ang presyo ng sibuyas ilang araw matapos ipasok sa merkado ang mga imported. Nasa 200 pesos ang kada kilo ng lokal na pulang sibuyas. 180 pesos naman ang imported na red onion. 180 pesos din ang lokal at imported na puting sibuyas. Nananatili namang mataas ang presyo ng itlog sa mga pamilihan. Nakapako na sa 8 pesos hanggang 9 pesos ang presyo ng medium size na itlog ayon sa DA. Kaya patok ngayon sa mga mamimili ang frozen eggs na mabibili kada kilo sa halagang 55 pesos. Karamihan sa mga tumatangkilik ng frozen eggs ay may mga karinderya. Sa ano po, yung omelette at saka sa tortang talong. Binibenta niyo din? Opo. Mas nakakatipid ba? Mas nakakatipid po. Mas makakatipid po kayo kaysa dun sa inyo, bibiyakin niyo rin naman yung buo eh, pag gagamitin niyo. May paalala lang ang isang nutritionist dietitian. So kapag may basag or nabasag, pwede siyang ma-contaminate o ma-infiltrate yung mismong loob ng itlog. Dahil nga raw yun, madali siyang kakapitan ng mga bakterya. So pwede siyang mag-cause ng iba't ibang sakit, pwedeng sumakit yung tiyan, mag-cause ng diarrhea. Dahil dumami ang demand para sa frozen eggs, di umano malayong magmahal din ito sa mga susunod na araw. Lady Vicencio, ABS-CBN News. Binuo ang isang general court martial para litisin ang posibleng kasong administratibo laban kay Brigadier General Jesus Durante III, isa pang army officer at limang enlisted personnel. Kaugnay ito sa kaso ng pagpatay sa modelo at negosyanteng si Yvonette Chua Plaza sa Davao City. Ayon sa spokesperson ng Philippine Army na si Colonel Cerces Trinidad, ang kasong administratibo na iyahain sa General Court Martial ay hiwalay pa sa kasong kriminal na inihain sa civilian court. Kinatrabaho na po ng Department of Foreign Affairs ang pagpapauwi sa Pilipinas ng mga Pinoy na nabiktima ng human trafficking. Sa isang payag, sinabi po ni Ambassador Tessie Daza, tagapagsalita ng DFA, na kabilang dito si Kayla Samson. Nakikipag-ugnayan na rin umano ang pamilya ni Samson sa embahada sa Yangon. Si Samson ay inaresto ng mga pulis kamakailan sa border ng Thailand at Myanmar. Dagdag ni Daza, kaisa sila sa panawagan ng mga ahensya ng gobyerno sa mga Pilipino na sundin ang mga regulasyon ng POEA kung nais magtrabaho sa ibang bansa sa halip na lumabas ng Pilipinas bilang turista. Kapamilya, isa na naman pong pagkilala sa ating ABS-CBN dahil pinarangalan ng istasyon, mga programa at ating mga personalidad sa 5th taon ng Gawad La Salyaneta. Huwagi rin na mapaborito niyong Kapamilya Stars and Programs sa PMPC Star Awards for Television. Nagpapatrol, Daniel Krishnan. Big winner ang Kapamilya Stars sa 35th PMPC Star Awards for Television. Panalong Best Drama Actress si Jody Santamaria para sa Ang Sa Iyo Ay Akin, habang Best Drama Actor si JM De Guzman para sa Init Sa Magdamag. Best Primetime Drama ang Inspirational Series na Huwag Kang Mangamba. Best Drama Miniseries naman ang His Into Her. Donnie Pangilinan and Belle Mariano. Habang ang mga bidang sina Donnie Pangilinan at Belle Mariano, tinanggap ang Herman Moreno Power Tandem Award. Best Celebrity Talk Show naman ang Magandang Buhay. Habang panalong Best Celebrity Talk Show Host ang mga momshies sa sina Jolina Magdangal, Melay Cantiveros at dating host si Carla Estrada. Inuwi naman ni Sylvia Sanchez ang Best Drama Supporting Actress Trophy para sa Huwag Kang Mangamba. Habang ang anak niyang si Arjo Ataide kasama si Joshua Garcia ang naguwi ng Best Single Performance by an Actor para sa kanika nilang Maalaala Mo Kaya episodes. Si Kim Chu naman ang nagwagi bilang Best Female TV Host para sa It's Showtime. Samantala, panalo rin ang It's Showtime sa 5th Gawad La Salyaneta ng Most Outstanding Variety Show. Ang host din na si Vice Ganda, pinatunayang unkabogable at hindi nagpaawat sa nakuhang 4 na awards. Kabilang ang Most Outstanding Twitter Influencer, Most Outstanding Social Media Personality, Most Influential Multimedia Filipino Celebrity at Most Outstanding Entertainment Show Host.
Si Ann Curtis naman ang nakakuha ng Most Outstanding Variety Show Host. It means a lot to me kasi especially now na ang dami-dami nang napapanood ng mga tao. Tapos panandalian pa tayong nawala sa ere, di ba, nung nawala ng prangkisa yung ABS-CBN. So it's a big challenge na maka-reach out pa rin sa audience kahit mahirap, kahit ang daming struggles. And it's a big challenge na nakakapag-provide ka pa rin ng pangangailangan nila, which is entertainment na ginagamit nila to escape and to survive in this very challenging time. Dinigyan parangal din sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Hinirang si Kath na Most Outstanding Brand Endorser, Most Influential TV Filipino Celebrity, at Most Outstanding Actress in a Drama Series. Si Daniel naman ang nakakuha ng Most Outstanding Actor in a Drama Series. Kinilala rin ang ABS-CBN Entertainment bilang Most Outstanding YouTube Channel at Most Outstanding Facebook Page. Pagdating sa husay sa impormasyon at pagbabalita, panalo sina Kabayan Noli De Castro para sa Most Outstanding Public Affairs Show Host at Karen Davila para sa Most Outstanding Female News Anchor. Nakaka-touch ito kasi sa lahat ng pinagdaanan ng ABS-CBN, tinatangkilik pa rin nyo kami, pinagkakatiwalaan. So sa lahat po ng bumubuo ng De La Salle Araneta University, hindi po namin kayo bibiguin. Ang tiwala po ninyo, hindi namin sasayangin. Maraming salamat po. Wagi si Jeff Canoy ng Most Outstanding Male News Correspondent. Ang Teleradyo naman ang Most Outstanding Digital Radio Station. Napakalaking pagkilala ito sa ABS-CBN, lalo na itong mga nakalipas na taon. Alam naman natin na walang prangkisa, pero patuloy tayong lumalaban para hindi iwan yung publiko na nangailangan pa rin ng balita at impormasyon. Malaking pagkilala rin ang iginawad ng Gawad La Salle Llaneta sa ABS-CBN na pinarangalan bilang Most Outstanding Media Company ngayong taon. Ganiel Krishna, ABS-CBN News. Oh, Kabayan, congratulations! Actually, ang buong ABS-CBN talagang congratulations. Kasi nga, special yan. Dahil sa lahat ng pinagdaanan ng ABS-CBN, tinatangkilik pa rin tayo, pinapanood, pinapakinggan, pinagkakatiwalaan, at kinikilala. Okay. Palapakan. Thank you, ah. Oh, yan yung kanina. Thank you po, hindi ako naka-attend. Dahil, alam mo na. Hindi pa niyo alam. Pero ang dapat mo ikwento, nag-aral ka sa, did you say? Pero Araneta University. Yes. The same place ngayon, La Salle Llaneta. Sa may Malabon, di ba? Yes. Victoneta Park. It is De La Salle Araneta University yun. Pero yung nag-aral noon? No. Araneta lang. Araneta. Wala pa ang La Salle noon. Hindi pa under. Pero same location. Same location. Sa Malabon. Siyempre, kasama rin pala si ano? Sino? Jeff Canoy. Jeff Canoy. At ang Teleradyo. Hindi mo tinatanong ko anong course ang kukuhanin ko sana. Ano sana? Veterinary medicine sana. Pwede. Doktor ng mga hayop. Meron silang college doon. Yun ang pinakamagaling na vet. Bagay ka kaya love mo mga hayop. Oo. Kaya pwede na kayo sumakay sa LRT na may hayop na dala. Okay. Maraming salamat po, Gawad La Salle Llaneta 2023. Thank you po. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Karen Davila. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Henry Omaga Diaz. At ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Maraming salamat po at magandang gabi. Bayan!